Ito, wala pang ano, wala pang asfalto. Yung sa may Nara extension. Alagay na nila yung takip ng kanan. Ay, may hagdan na. Ito, lalagyan dito ng hagdan. Naayos pa dito. Ayan. Ayan. Naayos pa yung lupa doon. Si Marites. Napunta dito. Yung gagawin yung kalsada. Pagpunta na ang gateway sa labi nyo na. Sa kabila lang to ng Nara extension. Nandun ang Nara extension ng mga kabayan. So, nagawa nila yung takip ng kanal. Mga bahay kasi dito eh. Takip ng kanal. Ito yung mga ilalagay na takip ng kanal. Gumagawa pa na. Ito pa oh. Bagong kalsada from Kalayaan Avenue papunta ng JP Rizal Avenue. No, nandito yung ano, Makati City dun pala, mga kabayan. Yung mga gumagawa pa dun. Yung. Meron pa dito. Scaffolding. Hindi pa talaga tapos ang BGC. Yan ang mga ano niya, no? Yung mga nasa gilid, may design. Hindi siya talaga ano lang, hindi siya plain na semento lang. Mga prefab yan, tawag yan. Magandang araw po ulit sa inyo mga kabayan. January 22 ngayon, na-update ulit natin itong Loton Avenue. Ayan na, mayroon ng asfalto. At mayroon ng markings, lane markings. Ilaw sa gitna. At mayroon ding bike lane. Parang naging ano na lang, 1, 2, 3 lanes na lang ang magagamit sa Loton Avenue dahil sa bike lane. Konting ayos na lang dito. Kinis na ng mga poste, oh. Mga girders. Saka ito. Kalimutan ko. Ano ba tawag yan, mga kabayan? Yan. Ganda nito, no? Gilid, may design. Hindi ano siya, hindi siya plain na ano lang, semento. May gumagawa pa. Di pa natin napupuntahan to. Yan. Ito yung bagong kalsada ginagawa. Dito sa katabi ng entry ramp ng Kalayaan. Kalayaan entry ramp. Yan, hanggang dito yung kalsada. Pagdating dito, wala na. Bahay na. Kaya ito, gigibain. Hanggang dito lang. Ito na yung bagong kalsada. Malapit pala ito sa ano, Makati City Jail. Ay, yung pila dito. Ito na yung kalsada. May karinderya. Ayan o, may mga karinderya. Pagdating dito, ano pa, lupa pa.
karoon ng ginagawang bagong kalsada. Yan na yung J.P. Rizal Avenue. Ah, tama, J.P. Rizal Avenue. Ano lang, ang ikli lang nitong Lawton Avenue. Kayang-kayang lakarin. Yan naman ang Nara Extension. Puntahan natin doon mamaya. Pinapatagyan nila itong ano dito, lugar dito. Yan na yung gateway sa labi dito. Meron na ano, may pedestrian dito. Siyempre, meron na rin pedestrian dito. Pedestrian lane na rin pala. Bibiri pala abin yun. Oops! Pa! Tingnan natin dito. Piging, ano? Kulay. Yan. Yan na yung bago ulit. Yung pedestrian lane. Bagong pintura. Hanggang dito may asfalto ng bago. Maganda na ng mga bayan. Asfaltado na rin hanggang dito. Asfaltado na rin to. Masinis na itong parte na ito ng JP Rizal Avenue. Tingnan natin yung sa Nara Extension. May truck pala dito. Mayroon pang ano dito. Maliit pa kalsada. Daming ano dito. Laging kalsada. Ito pa, isa pang kalsada. Isa pang kalsada. Ito na yung Nara Extension. Ito yung basketball court na nakikita natin sa Kalayaan, exit ramp. Baka tingnan pa dito. Malaking lote pa dito, baka kabayan. Yeah, puntahan natin dun sa dulo ng Nara Extension hanggang sa may Kalayaan Avenue. Drainage na lang talaga. Wala na halos gagawin dito. Yung mga ilaw na rin. Andito na yung mga takip ng kanal. Grabe nga ang kapal, oh. Ay, ito pala. Yun, oh. Naayos na. Yan, may gagawa na yung pagdaan. Pailalagyan nila ng hagdan. Pagdating dito, lumiko na sa kanan. Yun yung pinaka Nara Extension. So, sayang kung lugar na to, no? Landscape na lang ang kulang. Sana. Sana magkaroon na landscape. Ito na. Ito na yung pinaka-Nara Street. Ito na lang yung tataniman nila. Oh. Yan. Ito na lang ang wala. Hanggang doon meron na mga puno. Ito po, mga bagong lagay na potted plants. Dito sa may Kalayaan sabi niyo. Ano pa, gumaganda lalo ang Kalayaan na Avenue, ah. Inaayos nila yung mga halaman. Proposed landscape improvement of Kalayaan.
Center Highland Avenue. May ano pala to? May pondong 21 million pesos. Lalong lumanda na dito, mga kabayan, sa Center Highland ng Kalayaan. So, di ba? Lalong gumaganda kapag may mga puno at halaman. Parang naging extension na siya ng BGC dahil nagkaroon ng mga puno. Inayos na rin pala ng MMDA itong sidewalk sa Kalayaan Avenue. Pero ang dami mga nakapark. Lapad kasi nito sidewalk. Asfalto na lang ang kailangan dito sa Kalayaan Avenue. Pangit pa yung yung kalsada dito. Tingnan natin kung Center Island. Ganda no, may ramp at bricks yung nilagay nila. Karanga namin hindi mahirap sumampa kung mga naka-wheelchair o naka-bike. Ayan o. Para mas gusto ko mas mababa pa yung sa Center Island. Para hindi maliit tingnan yung lugar. Sobrang taas na ito para tumiliit yung lugar. Diba? Meron ng lane markings dito sa Digital Street. Kinakuha pa sa drainage. Parang ang liit ng bike lane. Ito lang . Meron na rin mga ilaw. Ayan . Ayun, meron na . Ayos, asfaltado na rin itong Brixton Street. At meron na ang lane markings. May ginagawa pa doon. Ang ganda na mga kabayan . 4 lanes itong Brixton Street. Pero parang ang liit ng bike lane. Tira lang makakita nun. May ginagawa pa sa may 3rd lane residences. Pero nasa Brixton Street. Ito, meron na rin yung pedestrian lane. Yun pa. Meron pa yung pedestrian lane. Hindi tayo nakakapunta dyan. Hira lang ako makakita ng ganito. Segregated na trash can, recyclable bin. Kapadyak natin . Ganda kasi ng GGC o Figas Bridge . Ayan, pasyala na isa. Hindi na rin naayos to. Pero malinis na. Dami ng mga ilaw dito. Kompleto na. Lahat ng mga poste ng ilaw meron na. Sira pa rin . Lumundo yun na. Update na rin natin dito sa may Santa Monica Street. Tagal na rin natin hindi nakakapunta dito. So, tingnan natin. Yan. May ginagawa pa dito. Grill. Fence. Yung kinis na rin pala dito sa lalim sa mga girders. Yun . May primer na rin. Kinis na rin . Yun na yung pinakaagdan.
May poste ng ilaw dito. Isa, dalawa, tatlo. Isa dito at dalawa doon. Iba yung ano dito, no? Yung design ng hagdan. Kumpara sa JP Rizal Avenue. Pintura na rin yung hagdan. Yun ang update natin dito sa BGC Ortigas Bridge. Maraming salamat sa panonood, mga kabayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Thank you for watching.